For today's video, mga kaigo, hindi sa Cordillera ako naglakwatsa kundi sa Metro Manila para sa na dalawang linggong pag-ibig ko dito kasama si JC dahil sa mahalagang pirma ng aming mga lodi. Pero bago yan, gusto ko munang tapusin nyo ang video na ito para makarelate ka sa ego adventure kong ito this end of July. At dito nga sa City of Dreams, medyo minalas tayo dahil wala ang ilan sa ating hinahanap. Kaya naman, napalabas kami para hindi maboring kaysa magtunganga at magminutalag sa aming tinutuluyan. At para ma-enjoy naman namin dito sa baba, hindi kami nagkakalat ng basura kundi good vibes lang kasi ito ay para sa mga taong hinahanap natin dito. Nag-umpisa kaming pumunta sa SM Cubao para bumili ng payong kasi laging umuulan dito dahil kay Bagyong Karina. Nag-stroll nga kami dito na parang The new kid in town. Hanggang sa malibot namin ang mga mall malapit sa Big Dome or Araneta Coliseum. Naghanap kami ng maganda at masarap na kainan sa Gateway pero hope yes pa rin ang bagsak namin kasi manok din pala ang craving namin. At baka maubusan pa kami ng pamasay pabalik ng Baguio kung ipipilit namin doon sa mas pricey. Hindi pa kami nagsawa sa kalilibot kaya nag-LRT kami papunta sa Recto kung saan kami nagpaikot-ikot hanggang marating namin ang Binondo dito sa Maynila. Aba, hinanap namin talaga ang masarap na paninda nila dito. Ang sikat na fried siopaw at ang pasalubong shop ng Ingbitin Chinese Deli na kilala sa paggawa ng iba't ibang klase ng masasarap na hopia para may pasulubong kami pagbalik sa Baguio. So, ito yung sinasabi nilang fried siopaw. Habang nililibot namin ang paligid, papiks muna kami sa pamosong Old Catholic Church dito sa Binondo. Habang papunta kami sa may sakayan ng e-trike, may nakita kaming naglarawang mga bata kung saan biglang naglabas ng uhog at natalsikan pa ang binti ko. Ramdam ko tuloy ang dulas. Pero sana nga swerte yun. At dahil medyo malapit dito ang luneta, nag-e-trike kami papunta doon hanggang sa mapadpad kami sa sikat na Dolomite Beach. Hello guys, so nandito tayo sa Dolomite Beach. At syempre, nag-posting-posting kami. Pang profile pics ba? Kailang shot na nga ang aking body dahil obvious na obvious ang malaki kong up. Kasi butyog. Hindi nga ako huminga ng ilang segundo para may labas ko ang naitatago kong abs na ilang dekadang nakatago. Pagkatapos magsawa sa mga view at maingit sa mga lovers, naisipan naming bumalik sa Binondo para doon kumain for the dinner sa isang sikat at pinipilahan na kainan. Kung baga sa Baguio ay ang good taste, dito naman sa Binondo ay ang Ongpin, the old fast food in Binondo, Chinatown. Di nga kami nadismaya sa pagpila kasi sulit naman ang bayad at nabusog pa kami ng husto. Kita naman ang ebidensya sa comment ng isa nating fans. Shoutout pala kay Job Chester Bugnay at Paldubs na mga kaibigan nating bashers na nagmamahal sa akin kahit ano pa ang sabihin nila sa akin. Hindi tayo magsasawa. Dahil sa baso ni Maria, di lang ako ang natutumba. Pagkatapos nito ay nag-LRT ulit kami pabalik sa Cubao at nilakad na lang namin papunta sa Oyo sa Night Avenue sa Quezon City para mayagyag ang kinain namin. Pagdating nga namin kung saan kami nakaistay, agad na nagbawas at mabilis akong nag-shower dahil ramdam ko sa sarili ko yung juicy pawis at libag na malapit ng malaglag dahil sa medyo mainit na klima dito. Pagkatapos ng ilang linggo na pag-stay dito ay natapos din namin sa wakas ang aming pakay at nakausap din sa wakas si Tanggol sa Tondo ay agad kami nga nag-impake dahil sa sobra kong tuwa at excitement na umuwi sa Baguio, nawalan ako ng hiya at tayo doon, tayo dito. Di ko rin pinalampas sa loob ng Genesis na aking well-recommended dahil dito sa deluxe nila. Dito sa Joy Bar, relax ka. Dahil hindi siksikan, may lebreng kumot pa para di ka lamigin. Tubig at biskuit, wifi at sariling tab para sa gusto mong panuorin. Kung gusto mong imihi, hindi yan problema. Baba lang ng dalawang step, ihi na. Siya nga pala, huwag kalimutang mag-follow para sa susunod nating pagdakiwas. Yun lang.